Isang Baseco Compound sa mga nalubog sa baha nung tumama ang bagyong Ondoy. At para maiwasang maulit ito, itinayo sa lugar ang isang mangrove forest. Bukod pa riyan, I am ready na rin sila sakaling tumama ang kalamidad. Balitang hati ni Cesar Apolinario. Sa gitna ng siksikang mga bahay, bahang kalsada, at dagat ng basura sa Baseco Tondo, ay maliit na gubat ng bakawan na nagkukubli. 1,700 bakawan ang nakatanim dito. Inisyatibo ng komunidad para maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa mga bahay tuwing umuulan. Lahat ito ay puro basura. Nilinis namin ito noong 2012. At walang halos walang damo ito makikita ninyo. Pero ngayon, napagkaraan ng 3 taon, ito, magki-3 years old na itong atong mga mangrove na ito. Ito na po yung naging resulta. Dating basura na walang mga damo, ngayon ay nagbabago na siya. Dahil sa mahahaba nitong ugat, mas nagiging matibay ang pundasyon ng lupa at nalilinis din ang tubig at hangin. Nakakatulong po. Kasi pag nating ng bagyo, yung nakakaano sa hangin. Yung basura ba, di nakakaano dito, nakakapasok. Kasi may bakod naman po dyan. Natuto na raw ang mga taga-Baseco mula sa bangungot na sinapit nila noong bagyong Ondoy. Kasama ang Baseco sa mga danger zone o mga lugar na madaling bahain noong 2014. Pero natanggal na ito sa listahan ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong taon. At first, wala kasing ano dyan. Wala kasing mga drainage system. Kanya noon, nagkakaroon niya ng baha. At saka nasa ibabaw sila ng tubig eh. Nung sumunod na taon, matapos ang Ondoy, nagpatayo ang LGU ng 4-story evacuation center para sa 13,000 mga pamilya. May sistema na ring sinusunod sakaling kailanganing lumikas. Pag oras na may bagyo, ay tinitinan namin yung lahat ng pamilya na may mga disaster card, pinapapasok namin doon. Ang purpose ng evacuation center, ito yung prioridad mo ng punuin bago pumunta sa school. Prioridad din daw ng mga komunidad ang pagiging self-sustaining sa panahon ng dilubyo. Dahil hirap sa pera at kabuhayan, maasa na lang sila sa mga alternatibong mapagkukunan ng mga pangangailangan. Isa na riyan ang urban garden, kung saan pwedeng mamitas ng mga gulay at halamang gamot ng libre. Mayroon kaming container garden na tinatawag. Ina-advocate namin yung sa bawat gilid ng bahay ay magtanim. Dahil marami sa mga taga-Baseco umaasa sa pangangalakal, ang mga nakakalap na basura tulad ng mga plastic wrapper, nire-recycle at hinahabi para maging bag. May pera nga talaga sa basura. Halos 3,000 piso raw ang kinikita ng mga residente rito kada linggo. Nakakatulong ito din sa mga alibar, ganit mga komunidad, bawas plastic siya. So kasi, pag ganitong nagawa mo na ng bag, uli bawas ng basura yan. Ayon sa isang NGO, 70% ng Baseco lubog sa kahirapan. Pero hindi ito naging dahilan para malubog din sila sa baha. Ang susi laban sa perwisyong dulot ng baha, maagap na paghahanda, organisadong paglilikas at, higit sa lahat, pagtutulungan. Dati, kapag may bagyo, takot ang mga tao. Ngayon, pag may bagyo, alam na nila. Cesar Apolinario, GMA News.